Hey yo boy, what's up mga kadalee? So magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat mga kadalee. Sa lahat ng nanonood ng video na ito. Ang i-share ko ngayon sa inyo mga kadalee is flashing ng coolant sa Toyota Hiace 3.0. Tapos papalitan natin siya ng bago. So advisable kasi yon mga kadalee, lalong-lalo na, 'di ba kadalee, naglinis na tayo ng EGR manifold at intake manifold tsaka intake ng ating van. So ayan yung ito yung link mga kadali nung video yan, paglilinis ng EGR. So shout out sa iyo Mr. Dennis Joy diyan sa shop, pati kay Nelson yan, magpapati diyan mga kadali. Quality ang trabaho nila at siguradong sigurado. So ayan nga. So ayun mga kadali, umpisahan na natin at samahan niyo ako. Bago ko gawin ito, siyempre magpapalit muna tayo ng dalit kadali. It's white, so papalit muna tayo. Makadali at nakapagpalit na tayo ng damit at ready na. Samahin niyo ako mga kadali. Let's go! Hey yo boy, what's up mga kadali? Nga mga kadali at una sa lahat ang gagawin natin, siyempre we will pop up, yan, tataas natin yung ating hood. Tapos, yan mga kadali, wala na yung ating pangkalang. So, wala na rin yung hydraulic natin dito kadali, kaya kaaway na muna. Kasi na-modify na nga itong hood natin, yun. So, una nating gagawin, it's open muna natin. Yan. Saka nga pala mga kadali, pag gagawin nyo itong pag-reflashing na ito, hanggat maaari mga kadali, malamig yung makina at malamig din yung radiator kasi mainit yan, alam naman natin. So yan, binuksan muna, tapos sa baba niyang kadali, yan, nandito lang. Yan, makita natin dito yung drain plug ng radiator. So yan ang aalisin natin, nag-abang tayo ng palanggana. Yung nagabang tayo ng palanggana dito. So ayun kadali, nakikita nyo ba yan? Yan. Sana nakikita sa video kadali. Yung daliri ko. Yan, bali aalisin natin yan kadali. Pag alis niya ang kadali, ayun. Yan, madidrain na yan. Bababa na lahat ng tubig yan. Yung kulat na luma. So, ayan kadali. Let's go! Ayan, di ba nag-drain ka? Ayan yung drain plug niya kadali. So, ayan. Ayan kadali, actually dun sa ating manual, it's I think nabasa ko is 9.5, 9.6 ang coolant na dapat ilagay dito kadali. Yun na nga. Tapos ngayon papalitan natin siya, but bago natin ilagay yung coolant mga kadali, pa-flashing muna natin siya. Kuha tayo ng purified water. So ayan, shout out sa water refilling station, city water lang malakas. Ayan. Yan, nandun siya. Yung pinto. Yan. So, ayan. Yun ang gagamitin natin na pang flashing ng ating radiator. Ayan, lalagay natin ulit yung drain plug. Paglagay natin ng drain plug, mga kadali, is kukuha tayo ng tubig, isasalin natin dito. After nun, pag nalagay na yung drain plug, so, lalagay na natin siya ng tubig dito, pupunuin natin siya. Tapos dagdag lang tayong dagdag pag nababawasan. So two step, dalawang flashing ng purified water tayo kadali, para sa ganun yung luma nating coolant mga kadali is mapalitan talaga siya. So marireflash, malalabas lahat yun mga kadali. Yun nga mga kadali, kahit 9.5 or 9.6 liter yung coolant natin. Ayan. So, hindi tayo ni-sponsor yan mga kadali.
meron lang nag-sponsor na tao, pero yan na natin, i-flex na rin natin mga kadali. Yan, long life coolant Pro 99. Ayan mga kadali. Yan. So kulay pink din kasi yan sa atin mga kadali, kaya pink din ang lalagay natin. Yan mga kadali. So each is 2 liters. So shoutout sa iyo, ayaw magpa-shoutout nung nag-sponsor nitong kulat na to. Actually, hindi naman siya may-ari ng long life na coolant na Pro 99, pero pi-flex natin siya. Ayan. 10 liters mga kadali. Hanggat di napupuno, lagay nyo kadali. Ayan. Ayun na nga kadali. At ito yung nakuha natin dun sa ayan, medyo pink-pink pa naman. Pero pag pinagsama-sama mo na yan, kunwari yan, kahit nandun sa kabilang palanggana, pag ginano mo, pink, kaso pag magsama-sama ng ganyan, parang may itim-itim na siya, medyo dark-dark na rin siya kadali. Ayan, yung itsura niya kadali. Flashing na tayo kadali. Ayan mga kadali, at ilalagay na natin. Ito, pwede na to. Ayan. Ilalagay na natin kadali. So yun, habang linalagay ko ito kadali, dalawang beses natin gagawin ito kadali para maalis talaga yung lumang coolant. O kailangan talaga natin siyang palitan kadali. So preventive maintenance niya yun, at dapat natin sundin yun mga kadali para ma-prevent natin, mapahaba natin yung buhay ng sasakyan natin. Siyempre, yun din radiator, yan, para ayos yung sasakyan natin lagi. So, ayan kadali, habang gumaganyan, yan, talapit yan. Yan, habang bumubula-bula ng ganyan, kung sana makita sa video kadali, habang bumubula-bula ng ganyan, yan, pumapasok yan sa makina, sa radiator, yan. So, bubuksan natin yung makina kadali. Pagbukas natin ng engine, ayan, mababawasan pa yan kadali. So habang nababawasan yan, dinadagdagan natin ng purified water kadali. So kailangan nating tingnan lagi kadali ha. Siguro mga kadali, buksan natin siya ng 10 to 15 minutes. Yan, or 10 minutes okay na, para magbaba at mag-circulate lang yung purified water. Para pag flushing natin, pag drain natin ulit doon, is mailabas niya yung coolant na luma. So, ayun kadali. So, ayun mga kadali, makikita niyo niyan kadali, nagbabawas siya. Ayan. Nagbabawas siya. Ayan, nagbabawas lang siya kadali. So, ang gagawin natin kadali is dadagdagan natin siya habang nababawas siya. So, huwag nating hayaang ma-empty yan kadali, mag-overheat ka. Ayan, pag below na, bubaba na mga kadali. Ayan, kailangan dinadagdagan na natin. Paalala din kadali, purified water is the best. Mas maganda ang purified water. Pag kumuha ka lang sa faucet, or yun nga, sa poso, or sa gripo lang kadali, baka may maiwan na tubig doon, yun ang mag-cause ng magkakalawang siya kadali. So ito kadali, safety siya dahil purified water naman. So yan. Actually kadali, nakausap ko nga yung isang mekaniko, ang sabi naman nila pwede naman daw 80% na coolant, tapos 20% na purified water or distilled water. Yan. So, siyempre mga kadali, para safe at advisable, gawin na natin 100% na coolant. Basta yung ready to use, yung may mix na agad, huwag yung puro kadali. So, makikita nyo naman dun sa coolant. Ito.
Ayan, ready to use yan. Ayan. So, mix na yan. Ready to use. Hindi na siya yung puro-puro talagang coolant. Meron kasi mga kadali, yung purong-purong coolant na siya. So, ayan. Mga kadali, ayos. Mga kadali, at second flashing na tayo kadali. Ayan, lalagay na natin yung ayong ano, palanggana. Second flashing na tayo kadali. Let's go. Oh, mga kadali, second flashing na tayo. Second, pangalawa. Ayan, medyo nawawala-wala ng konti yung pink. Ayan. Ayan, mga kadali, oh. Lumilinaw-linaw na siya. Hindi ka mukha nung isang first ano natin. Ayan, kadali. Ayan, kadali, second flashing natin, kadali. Ayan, umaunderpaced sakyan. 10 minutes natin siyang paandarin. So, ito na yung pinakalast na flashing, kadali. Ayan. After natin mag-drain, nag-drain yan, lalagay na natin yung coolant. Ayan. Coolant lang ang malakas. Isa pang tips, mga kadali. Ang gagawin ko muna, dahil 2 liters itong mga to, so yung 8 liters muna yung bubutasan ko. So kasi merong mga ano yan eh, may seal dito yan eh. So bubutasan ko. After nun, mga kadali, pag 4 na yung nakabukas, sisindihan na natin yung engine para higupin ng radiator at ng makina yung coolant natin. So para malagay pa natin yung extra nating 2 liters. So, total 10 liters, mga kadali. So, ayun, mga kadali. At ilalagay na nga natin. At gumamit ako ng imbudo, kadali. Ayan, gumamit ako ng maliit na imbudo lang. Ayan. So, imbudo para shoot doon. So, ingat lang, mga kadali. Kasi meron yung drain plug doon. Pag sumusobra yung, ano, yung coolant. Which is ang... ano natin, may level naman dyan yung full niya, kadali. So siguro yon pag pasingawan na lang yun. So ito, gawin tayong imbudo, kadali, tapos lagyan na natin. Let's go. Yun, mga kadali, make sure din, kadali, na bago nyo ilagay yung coolant, sure, mga kadali, na yung inalis yung drain plug dun sa baba ng radiator, kadali, is naibalik nyo, kadali. Make it sure. Kung nagdadalawang isip kayo, gawin nyo ng 4-5 para ma-sure lang natin, kadali, na nandun. At tamang higpit lang, kadali, ha. Tamang higpit lang dun sa drain plug kasi plastic lang siya. Make sure, kadali, baka mabali nyo, maputol. Ayun. What's up, mga kadali? Ayun, medyo ginabi na tayo ng konti. Ilinipat ko dito sa malapit sa shop. So, shout out ulit, City Water. Ayan. Monthly yan, mga kadali. Sinashoutout ko Hydro Lab. Ensure your child's health. Have your water tested today. Ayan. So mga kadali, ayan yung nagtetest ng purified drinking water nyo, mga regular customer namin sa City Water. Ayan. Ina-assure namin na laging malinis ang ating tubig. So ayan, mga kadali, yan din ang ininom ng anak ko. Ayan, 1 year old. Magsimula naging 1 year old siya, yan ang ininom niya. So, wala namang nagiging problema, mga kadali. Ayan. Laging malinis yan. Tested, mga kadali. Shout out. Okay, mga kadali, nalagay ko na is almost 9.5 lang. Kadali. 9.5 liter. Ayan. So, bababa pa yan mamaya, kadali. Pag uminit na ng uminit yung makina. Ayan, mga kadali. Ayan, oh. So, ayun yung pinaka-level niya. Dito yung full. Ayan. Bababa din yan, kadali, pag uminit ng uminit. Pag kailangan niya ng extra pang coolant nung radiator tsaka nung makina, kadali. Ayan. So, ayos. So, double check din, mga kadali,
kung may nagli-leak dun sa baba. Ayan. Mukhang wala naman. So hawakan natin yung drain plug. Ay, habang hindi siya masyadong mainit. Plastic naman yan, kadali. Ayan, kadali. Bali, wala naman. Wala naman nagli-leak. So ayan, mga kadali. Ayan, mga kadali, sana makatulong sa lahat ng may gustong mag-DIY na flashing ng ating regitor. So, medyo madilim na, kadali. So, ayan nga. Kung gusto nyo mag-flashing ng regitor nyo at ng inyong coolant, ayun nga, mga kadali, yun lang, ganun lang ang gagawin yung step, mga kadali, at wala kayong ibang gagawin kung ganun lang. Napakasimple, di ba, kadali, para hindi na kayo pumunta sa shop, para kayo ay magastos ng labor. Hindi ko naman sinasabi na siguro pag tinatamad din kayo, mga kadali, okay lang doon, pero itong video na ito, it's a do-it-yourself, mga kadali. Nawa sana ay nakatulong ang video na ito. Don't forget to like this video and share this video as well. Pati yung mga nasa Facebook page ko, mga kadali. Sana ma-like nyo rin and ma-share nyo din, mga kadali. Ayun nga, mga kadali, thank you for watching this video, mga kadali. At lagi ko sinasabi sa inyo, kadali, ride safe and Mr. Worldwide, dali. Bye-bye. God bless, mga kadali. Bye-bye.